everyone, sa video na ito malalaman po ninyo kung paano po ang process or procedure po ng correction ng inyong PSA Live Birth Certificate. Isa ka din ba sa namumblema dahil meron pong poor correction yung birth certificate po ninyo or ikaw yung gustong kumuha ng passport pero hindi nakakuha ng passport dahil merong problema ang PSA po ninyo? Sa video na to guys, malalaman po ninyo kung paano po ang correction or process, paano mapaayos ang live birth certificate po ninyo. Ano yung mga requirements, magkano at ilang days, ilang months po ninyo makukuha or releasing ng inyong PSA Live Birth Certificate. Kaya kung gusto po ninyo malaman, panoorin nyo po yung video na to hanggang dulo dahil ang video na to ay makakatulong po sa inyo. Kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Kung mahilig kayo ng mga informative video na kagaya nito, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe dahil lahat po ng mga video po namin dito ay siguradong makakatulong po sa inyo. At para ma-notify po kayo sa mga latest update po ng mga informative video na kagaya nito. Hi everyone, this is Yansh and welcome back to Yansh TV. And today's video guys, pag-uusapan natin kung paano ko nga ba napaayos ang aking PSA Live Birth Certificate. Sa ito sa mga procedure guys, sobrang hassle, lalong-lalo na kapag nagka-problema ang inyong PSA. Sobrang hassle guys ay mapapa-iinis ka talaga kasi lalong-lalo na kapag ikaw yung gustong pumunta or kumuha ng passport tapos nandoon ka na mismo procedure ng pagkuha ng passport mo tapos nasangupa dahil merong problema doon sa pangalan mo. It's either sa pangalan nyo guys, sa apelyido nyo or doon po sa birth po ninyo. Kaya sa mga magulang ngayon guys, gusto ko lang pong isuggest po sa inyo kung ano po yung sa PSA, ayun na lang po yung sundin kung ayaw po ninyo na mahirapan nyo yung mga anak or habang bata pa ay mapaayos na po ninyo yung PSA po nila. Depende po yan sa inyo guys. Lalo na doon sa magre-register. Ito kasi yung nakakainis sa lahat. Minsan kasi yung magre-register ay hindi nyo kamag-anak. Nangyari na po yan. Doon sa mga katulad ko na hindi naman talaga yung relatives namin yung nag-process po o rehistro ng aking pangalan doon po sa munisipyo. Diyos, sobrang nakakahassle lalo na in the future na inyong mga anak sa pagkuha ng mga dokumento. Sobrang hassle yun guys at nararamdaman din po ako ng mga tao dito sa video na to upang malaman kung paano yung procedure at paano ko napaayos yung PSA ko po. Public Act 9048 po for correction po ng ating pangalan po sa PSA Live Birth Certificate. Guys, ang unang-unang procedure sa pag-ayos ng PSA or ng Live Birth Certificate po ninyo ay kailangan nyo po alamin kung saan pong municipality kayo pinanganak. Ito po yung unang-una na kailangan po ninyong alamin kasi doon po ninyo only ipaprocess ang inyong PSA. Kasi guys, doon po kayo nakaregister. Hindi naman po pwede na kung kayo ay sa Mindanao ngayon at kayo ay pinanganak sa Manila. So, kailangan nyo pong pumunta talaga sa Manila para po mapaayos sa inyong PSA. Kung kayo naman ay nasa Manila ngayon at nasa Mindanao naman kayo pinanganak. So, kailangan po ninyong puntahan kung alin or anong municipality po kayo pinanganak. For example guys, ay katulad ko, maki sa probinsya ng Mindanao pero ako po ay pinanganak sa May Quezon City. So, kailangan ko pong pumunta doon mismo sa Quezon City Hall para po mapaayos ang aking live birth certificate. So, yun po yung unang-unang procedure guys sa process na inyong live birth certificate. After po ninyong alamin guys, kailangan po mag-request kayo ng original copy na inyong PSA. Ulitin ko po, kailangan po meron po kayo or mag-request kayo ng PSA live birth certificate na original copy. Dahil isa po yun sa requirements po ninyo. So, ano yung mga requirements sa pag-process ng inyong live birth certificate? Yun guys, unang-una kailangan meron kayong PSA na original copy. Dalawang photocopy naman din nun. Pangalawang requirements guys is baptismal certificate. So, kailangan po ninyong or required po na magpasa kayo ng baptismal certificate kung kayo po ay magpapakorek ng inyong live birth certificate. Dapat original copy yun guys at dapat may stamp po yun ng saan po kayo bininyagan. So, kailangan nyo na naman pumunta doon sa kung saan po kayo bininyagan. So, kukuha kayo doon ng baptismal certificate. Tapos guys, school record po ninyo. Kasama na po doon yung TOR. Kung kayo po ay college, high school graduate, kung kayo po ay graduate ng high school or elementary. Isa lang po ng record doon guys ha. So, isa po yun sa requirements guys sa pag-ayos. Pangatlo guys is yung valid ID. Depende kung anong valid ID na meron po kayo.
Hindi naman, for example, kung kayo po ay estudyante, pwede naman school ID yun, guys. Kasi hindi pa naman kayo nagtatrabaho. Pero kapag kayo po ay meron na pong mga benefits like mga PhilHealth or Pag-ibig or SSS, yun po ay kailangan nyo pong or required po kayong magdala at least dalawa na valid ID or at least na one primary ID katulad ng SSS ID. So pag meron na po kayong ganun, guys, pwedeng-pwede na kayong mag-proceed sa processing. Pumunta sa municipality kung saan po kayo pinanganak. At dun, guys, ay bibigyan po kayo ng appointment date for interview. Actually, guys, ang appointment date ay Monday to Friday. So, nakadepende yun sa kanila kung alin po doon yung applicable date na para po sa inyo. Kasi hindi po siya basta-basta na after na meron na po kayong requirements, eh, pwede na po kayong mag-submit agad. Pero guys, nakadepende po yun na sa municipality po na pagpapasahan po ninyo. Kasi meron po mga ibang municipality, guys, na kapag kayo po ay complete na, direct interview na po kayo. Nung kasi sa akin, guys, ay kailangan pa ng appointment date para interview. So, kailangan ko pang bumalik doon sa appointment date kasi hindi naman po lagi andoon yung attorney. Nung time kasi na yun, guys, attorney kasi yung kausap ko that time. Iba pong naka-experience ay hindi po attorney doon. So, para siyang government employees is po sa mga napagtanungan ko. Pero yung sa akin kasi, guys, based sa experience ko po, ay attorney po mismo yung nakausap ko regarding po doon. Pero, ayun po ay, I think interview lang, like, set ko ipapaayos at saan. Yun lang naman yung tinanong sa akin kasi lahat ng mga requirements na hiningi po nila ay kumpleto po ako. So, lahat po ng requirements ay okay naman po. So, after po ng interview, sinabihan po niya ako na meron nga pong processing fees. So, yun guys, kung magkano po ang nagastos ko dito. Maliban po dun sa mga nagastos ko po dun sa mga baptismal certificate, hindi ko na po isasama yun. Dun lang po sa processing fees, kulang-kulang magto 2,000. So, mga 1,750. Dahil, guys, 1,000 po yung for correction. 350 naman po, guys, is yung certification, guys, na 100 pesos po na certificate stamp. 280 pesos po na transmissal fees po yung nabayaran ko po. Kabalan po nun is 1,750 pesos. Doon po yun sa pag-filing po ng correction. So, yun guys ay 1,750. Pero guys, I recommend na mag-prepared kayo ng mga 3,000 plus. Kasi kasama na dun po yung inyong, kasama na din po doon sa pag-request po ninyo original copy ng PSA po ninyo. Kasama na din po yung mga Xerox copy. At kasama na din po yung baptismal certificates pagkuha. Basta yung kulang-kulang po ng gumastos po ko is 3,000. Mga almost 4,000 po yung nagastos ko po doon po sa process ng medyo crucial part sa akin. Kasi pagdating ko doon sa baptismal certificate, mali din po pala yung pangalan ko doon. So, ang ginawa na naman doon, since na mali na naman yung baptismal certificate na nakarecord po doon sa simbahan, nagpapidabit na naman po ako at pumunta dun sa pinakami ng simbahan ng Catholic. Diyan po yan sa my purview, if I'm not mistaken. Pinaayos ko pa uli. At bumalik uli ako dun sa baptismal na pinagkukunan. At afternoon, guys, ay ayun, naayos naman. So, medyo hassle at medyo malaki na naman yung expenses nun kasi doble-doble yung gastos dahil mali-mali yung mga pangalan na pinaglalagay nila. Kaya, yun nga guys, ay suggest ko po dun sa mga mommies, mga parents po, ay sana po na mas much better po is relative po talaga yung mag-register. At hanggat maaari ay kayo po yung mag-register doon po mismo sa munisipyo ng kung saan po kayo mag-register. So, yun guys, ay umabot ng almost 5,000 yung nagastos ko. Pero guys, yung processing fee po talaga doon sa munisipyo ay 1,750 pesos po. Ilang araw nga ba makukuha ang yung PSA for correction? Nakalagay po doon mismo sa kanilang filing for correction is 4,
4 months, 3 to 4 months po guys. Pero in actual, in reality, umabot po siya ng mahigit 5 months po bago po na-correct po yung pangalan ko. Kasi ganito po kasi pala yun guys. After po ninyo masubmit ang lahat ng mga requirements po ninyo, so sila ay tatawag doon sa PSA. Lalong-lalo na kapag kayo po ay kulang ng dokumento. Tinatawag nila yan doon, or kung kayo naman ay sapat or good for good na po yung inyong requirements, so sila ay tatawag doon para sa appointment date ng filing for correction po ninyo doon po mismo sa PSA. Tapos guys, doon mismo sa main ng PSA sila tatawag guys. Tapos so maggagawa na or magbibigay sila ng appointment date para doon sa compilation po ng inyong files. Tapos yun ay dadalhin yan doon mismo sa main ng office ng PSA. The double check nila kasi actually guys doon pa lang sa munisipyo guys, kaya meron silang interview at meron din silang dino-double check muna ng mga taga doon kung tama po ba lahat po ng inyong mga requirements. Kasi guys, kapag kayo magko-correct, dapat po kung ano po yung ipapa-correct po ninyo, meron po kayong proof of or evidence na evidence po guys ng correction po ninyo. Kasi for example, ang pangalan nyo ay Brian, tapos nakalagay doon ay or inyong mga dokumento ay Ray lang. So, meron ng correction po doon. At dapat lahat ng dokumento po ninyo ay nagpapatunay doon po sa i-correct po ninyo. So, doon pa lang sa munisipyo ay strict na po sila. Sinasala na po lahat ng document po ninyo. After po noon ay tatawag na sila sa PSA. After po noon ay mag-appointment date po sila for filing ng mga files po ninyo. Tapos, to double check uli nila yan kung tama ba. After po noon guys, ay may mga procedure din po yan sila. Kaya, tumatagal po ng 3 to 4 months pero sa akin ay na-release ng 5 months. So after na releasing guys, baka kasi akala po ng mga iba dyan, pag na-release, makukuha mo na agad yung PSA live birth mo. Hindi po guys, yung makukuha po ninyo is yung po yung mga petition files na galing po sa PSA at may mga stamp po yun. Ang ibibigay po nila ay 2 copies na mga Xerox copies na may mga stamp from PSA po. 4 kasi na copies po yun guys, kasama dun sa documents po niyo. Bale, 4 na compilation files or 4 na Xerox copy. Tapos, 2 yung makukuha nyo, isang makukuha ng PSA. Isa naman po is doon sa munisipyo. So, meron siyang 320 pesos na certificate clearance, kasama na po doon yung Xerox copy po ninyo. Kaya madami po kasi yung Xerox copy ninyo, 4. Yung nga is 2 yung makukuha nyo, isa yung makukuha ng municipality ninyo at isa naman sa PSA na record. Ngayon guys, ang mga tanong is, okay lang ba na kahit hindi ko kaano-ano, ako yung mag-process ng PSA live birth po niya? Pwede naman po guys, may nakalagay naman yan sa section ng RA Public Act 9048 na pwede po ninyong i-process kahit hindi po kayo relatives. Kung kayo po ay ang client nyo lang po siya, kung kayo po ay attorney niya, or kung kayo po ay uncle, tita, basta guys hindi kayo first degree nila, ay pwede po kayo mag-process as long as meron po kayong mapapakita na authorization letter together ng PSA or tinatawag nilang special power of attorney. Yung special power of attorney guys, panibagong bayarin na naman yun. So, umabot siya ng 400 to 450 pesos kasama ng stamp. 2 copies dapat yun ang ipapakita po ninyo. At hindi din yung basta-basta guys dahil kailangan may perma din ng request po nun. Kung kayo naman po yung nanay, wala pong problema. Kung kayo po ay first degree, pag sinabi first degree, so kayo po yung nanay or tatay ng bata, or kung kayo naman po ay anak, pwede po yun guys, nag-consider po sila, authorization letter lang po, galing po na inyo, sa inyong magulang. At kung kayo naman po yung nanay, hindi nyo na kailangan ng authorization letter. Basta meron lang po kayong 2 valid IDs. At sa mga guardian naman po, kailangan din po nila ng 2 valid IDs po. Sa pag-process po,
sa pag-process po ng PSA live birth ng kanilang client. Lahat po ng requirements dapat naka-civil document. I mean, dapat po ay tama. Personal record po ninyo doon. Sana po nakatulong po yung video to. Kung nakatulong man ang video to, please give me a like and please don't forget to subscribe para sa tuloy na panonood ng informative video na katulad nito. This is Yanch and see you to my next video. Thanks, Timmy.